Sa mga balitang entertainment, pinarangalan ang ilan sa pinakamahuhusay na artista sa katatapos lamang po na FAMAS Awards 2024. Waging Best Actress si Catherine Bernardo sa kanyang pagganap sa A Very Good Girl. Produkto raw ang pelikula ng Hard Work Movie. Bagong balita mo na yan. Ha? Bagong balita. Oh, eto nga. Produkto raw ang pelikula ng Hard Work, Love and Passion. Tayo naman sa Best Actors, sina Piolo Pascual ng Malyari at Alfred Vargas ng Pieta. Big winner naman ang Malyari na nakakuha ng 6 na FAMAS Trophies, kabilang ang Best Picture at Best Screenplay. Best Cinematography naman at Best Musical Score ang Gomburza ng M-Quest Films. Si Batang Quiapo star Coco Martin, itinanghal naman na iconic movie actor of the Philippine cinema. Iconic. But it's ironic ngayon, dito po sa balitang ito, baby girl, na humingi ng paumanhin ang FAMAS sa umano'y pag-eetsapera ho nila sa isang batikang aktres na si Eva Darren. Binatikos po ang FAMAS matapos na hindi siya pinaakyat sa stage para nga po maggawad ng parangal kasama dapat si Tirso Cruz III. Sa halip po na si Ma'am Eva, isang upcoming young singer ang nakasama po ni Kuya Tirso. Nagsorry po ang FAMAS, hindi raw agad nahanap ng production team si Ma'am Eva dahil sa sobrang dami ng tao. Inamin po naman ng FAMAS na may pagkukulang sila pero hindi raw nila ito sinasadya. Naintindihan naman daw nilang hindi sapat ang sorry lamang. Kaya handa raw ang FAMAS board na personal na makipag-ayos kay Ma'am Eva. Isang icon sa Philippine cinema si Ma'am Eva dahil sa mga pinagbidahan niyang pelikula noong pong 1960s pa. Gaya po na Ang Pulubi, Langit sa Lupa at Igorota. Opo, how can you miss that, ha? Huh? Okay. Samantala, nakita namang magkasama sa South Korea. Nako, ito na, nagde-deny na wala daw relasyon. Pero baka naman kasi friends lang. Di ba merong holding hands sa Baguio na friends lang? O, baka, di ba, friends lang din pero South Korea version. Ito nga po, kitang magkasama sina Richard Gutierrez at ang aktres na si Barbie Imperial. Daring masyado. Sa mga kumakalat na larawan online, kitang magkasamang namamasyal ang dalawa sa Myeongdong sa South Korea. Si Barbie pumayag pa ngang magpa-selfie sa isang netizen dahil dito, mas lalong umugong nga ang mga usap-usapang may namamagitan. Kina Barbie at Richard. Nitong Enero nang maging hot topic ang dalawa nang makita silang magkasama sa isang bar sa Alabang. Noong Marso lang nang kumpirmahin, nilumuhod ka sa lupa star Sara Labati. Nahiwalay na nga sila ni Richard Gutierrez. Baka naman kayo, lantad. Magdemanda na naman kayo. Huwag kang lumihis. Magbabasa lang ako dito. Pero mamaya, abangan nyo kay Nanay Christy Fermin. Sige, ito naman. Na magbasa niyan. Binabash nga po ngayon ang online personality na si Stella Salye. Matapos niyang sabihing pangit si Stel ng SB19, binura ni Stella sa Facebook ang mga ibinahagi niyang larawan ni Stel na may caption na pangit. Pero maraming nakapag-screenshot nito at inire-upload nga po sa social media. Kinalaunan, humingi na si Stella kay Stel ng paumanhin at nangakong hindi na nga ito uulit. Wala pang komento tungkol nito si SB19 Stel. Samantala po naman, reunited ang K-pop supergroup na Super Junior. Tuwang-tuwa po ang fans dahil nga po sa kompleto ang 15 miyembro po ng grupo. Kuha ang mga larawang iyan sa kasal ng Suju member na si Kim Ryo Wook. Para sa mga elf o fans ng Suju, talagang hindi daw nila ito lilimutan dahil 2009 pa huling nagsama-sama ang mga orihinal na miyembro ng grupo. Sa mismong reception po ng kasal, hindi pinalagpas ng Suju na muling mag-perform ng sama-sama. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.